Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ay, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sumakay ka na. Ha? Hindi ko kasi alam kung saan ako uwi eh. Bakit? Wala ka mang bahay na uuwihan? Tiga, saan ka ba? Bakit mo tinatanong kung saan ka uuwi? Magtatanong ba ako kung alam ko? Bakit? Wala ka mang bahay na uuwihan? Taga, saan ka ba talaga? Budol-budol yata ang babae ito, ha. Gusto pa yata akong isahan. Sige na, sumakay ka na. Baka makita ka na naman ng lalaking humahabol sa'yo. Lalaking humahabol sa'kin? Bakit? May humahabol bang lalaki sa'kin? Ha? Hindi mo rin alam na may lalaking humahabol sa'yo. Teka, naalog yata yung ulo nito, ha, sa pagbagsak niya kanina. O kaya, nasyak pa rin dahil sa halos magkasunod na nangyari sa kanya. Dahil binugbog siya ng lalaki kanina. Eh ano, magkukwentuhan lamang ba kayong dalawa? Hindi ba kayo sasangay? Eh, tinawag-tawag niyo ko, hindi lang pala kayo sasangay. Sinasayang niyo naman ang oras ko. Wala pa akong kita. Apat na yung anak ko. Hoy, kung hindi kayo sasangay, huwag na. Uuwi na ako para kumita pa ako. Hindi, teka. Bro, sasakay kami. Sige na, miss. Sumakay ka na. Baka nga hindi ka yung babaeng hinahabol ng isang lalaki kanina. Sige na. Sumakay ka na para makauwi na rin ako. Sakay na! Hello, Conrad! Si Claudia to! Oh, sweetheart, napatawag ka. Hindi mo na kasi ako tinatawagan eh. Pasensya ka na, sweetheart. Masyado lang akong busy. Alam mo naman ang klase ng trabaho ko eh. Madalas akong nadidistino sa ibang lugar. Teka, kumusta ka na? nasan ka pala ngayon? Heto, namimiss na kita. Hindi ba't may sasakyan ka? Oo, pwede ako ngayon kung gusto mo. Puntahan kita dyan sa inyo ngayon. O magkita tayo sa labas. Gabi na, kaya sunduin mo na lamang ako sa may labasan. Baka makita ka pa ng inay ko. Oh, sige, hihintayin kita sa may labasan. Sa dating lugar, kung saan kita madalas hinihintay. Akala ko talaga kanina, inahabol ka. Dahil bigla kang natumba sa harap ng sasakyan. Walang iya din ang drive ng sasakyan yun. Hindi man lang bumba sa sasakyan niya para tingnan ka sana. Eh, kitang-kitang naman na bumagsak ka. Ay, naku, mga tao nga naman, walang pakialam sa ibang tao kahit ng kadisgrasya. Bay, kamuntik ka na niyang mabangga. Bakit nga ba nagtatakbo kanina? Akala ko tuloy, ikaw yung babaeng sinaktan ng isang lalaki. Tumihingi ng tulong, kaya nagtatakbo. Ang bihira naman ang babaeng ito. Kanina ba ako nagsasalita dito eh. Hindi man lang umimi. Tao ba talaga ito? Hindi pa sinasabi sa driver kung saan siya bababa. Hindi kaya aswang ito. Teka na. Ano, miss?
Naalala mo na ba kung saan ka uuwi? Ha? Eh, masama yata yung pagkabagsak mo kanina, kaya hindi mo na maalala kung saan ka nakatira. Kaya sabihin mo na sa tricycle driver kung saan ka niya ibababa. O hindi na tayo masyadong makalayo. At maihatid ka na namin sa bahay ninyo. Eh, hindi ko talaga alam kung saan ako uuwi eh. Ano? Hindi talaga. Nakapang budol-budol yata ang babae ito. Gusto pa yata kung saan eh. O baka naman wala lang siyang pamansahe. Nagkukunwari lang. Sa bagay, maganda siya. Hindi baling mabudol ako. Ngayong gabi. Aalokin ko na lang na siya yung magbabayad ng pamasahe niya. Baka sakaling biglang maalala kung saan siya nakatira. huwag kang magalala. Ako na lang. Nabahalang bayad ng pamasahe mo. Sabihin mo lamang sa driver kung saan ka bababa para makadiretso na tayo sa bahay ninyo. Kasi sa pananahimik mo, may natutuwa itong driver dahil kikita siya. Medyo malaki layo. O malaki-laki yung sisilin sa'yo dahil malayo na yung tinatakbo natin. Malayo pa yung uwihan mo yata. Ano ba? Eh, saan ba kayo talaga bababa, miss? Kanina ko pa, binabagdakis yung kalsada. Malapit naman tayo sa bahay ninyo. O sa kabilang barangay pa. Saan ka ba talaga bababa? Oh, nabibigyan na yata itong driver ng tricycle, no? Saan ka ba talaga? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Sabi nang hindi ko alam kung saan ako uuwi eh. Oh. Ay nako. Seryoso ka ba? Kung alam ko ba ay pagtsatsagaan kitang kasama, eh ang kulit-kulit mo. Anak naman ang buhay ako. Ako pa nga ang masama nito. Eh ako na nga itong nagmamagandang loob sa'yo. Ikaw pa yung masungit. Eh ang kulit-kulit mo kasi. Sandali. Tingin ko muna yung tricycle ko. Oh, bakit pare? Bakit mo tinigil yung tricycle mo? Eh, wala yata kayong pupuntan eh. Kaya dito na kayo. Uwi na ako. Kanina pa kayong dalawa nagtatalo. Pare, pasensya na. Taga rito ako. Ito, 1,000. Pumasahin namin. Dumiritso ka. Sa kakakumanan, bahay na namin. Salamat sa iyo, pare. Dolor, anong oras ka nagising? Mga 5 po, ma'am. Hindi mo ba nakikita ang Ma'am Audrey mo? Hindi pa po. Pero nakita ko na po si Mang Igme na nagkakapi kanina. Madaling araw na naman siguro umuwi ang Ma'am Audrey mo. Baka natutulog pa yun hanggang ngayon. Teka. Tekpan mo muna itong pagkain na. Titignan ko siya sa kanyang kwarto. Ay, naku. Anong oras naman kaya umuwi ang babaeng to? Nandito na ako sa pintuan ng kwarto niya. Audrey! Audrey, anak! Gising ka na ba? Audrey! Ay, natutulog pa siguro. Teka nga, bubuksan ko ng pintuan itong kwarto niya. Wala sa kama niya si Audrey. At hindi nagalaw ang arrangement ng kanyang kama. Kung ganun, hindi pa umuwi ang aking anak. Hindi kaya kararating lamang niya at nasa banyo. Pero wala yung kanyang bag. Teka, titignan ko doon sa banyo.
Audrey! Audrey, anak! Audrey! Bukas ang pintuan ng kanyang banyo. Pero wala siya. Ibig bang sabihin, hindi pa umuwi ang aking anak hanggang ngayon. Pero ang sabi naman ni Dolor na nakita niya si Igmi. Teka nga, ipapatawag ko si Igmi. Dolor! Ma'am! Halika ka rito. Puntahan mo si Igmi at sabihin mo sa kanya, gusto ko siyang makausap. Pumasok ka na. Bahay mo ba ito? Ano ba sa tingin mo? Sige. Nagugutom ako eh. Nagugutom na rin ako. Kaya lang, hindi na ako nakabili ng pagkain sa labas dahil gabi na masyado. Maaga kasing nagsasari mga kantin dito eh. Pag ubos na yung paninda, nagsasara na sila. Ha? Huh? Ganun ba? May mga kailan pa naman dito. Kaya lang, maghihintay ka. Lulutuin pa nilang in-order mo. Maghihintay tayo. Hindi ka tulad sa mga turo-turo na sinasabi mo, kakain ka lang. Turo mo lang yung gustong kainin sa harapan mo, yun na. Luto ng ulam. Teka, bakit hindi mo ba alam ang gayong kantina? Kala ko, gutom na gutom ka na. Gusto ko nang kumain. Kumakalam na ang sikmura ko eh. Hindi mo ba ako pagkakainin? Aba, teka. Pinatuloy na nga kita dito sa bahay ko eh. Gusto mo bang pakainin kita? Bakit? May binigay ka bang pera sa akin? Aba, ito. Kung makapagsalita, kala mo kung sinong senyorita. Arte-arte. Ayan ang sabaw. Kung gusto mo lang matulog, matulog ka na. Anong sabi mo? Umuwi na si Igmi sa kanila? Opo. Pupunta raw siya ulit dito kung ipapatawag na siya ni Ma'am Audrey. Teka, bakit siya umalis? Hindi ko pa siya nakakausap. Paano kung may pupuntahan ako ngayon? Di maaabala lang ako dahil ipapatawag ko siya ulit. Bakit kasi siya umuwi kaagad? Di ba pinatawag ko siya sa'yo? Opo, kahit naman nandito po siya hindi naman kayo maipagmamaneho Dahil wala po siyang sasakyan. Anong sinabi mo? Walang sasakyan? Ginapit pa nilang dalawa ni Audrey ang sasakyan noon. Nung isang gabi, bakit wala? Wala ho yung sasakyan, ma'am. Pinauwi na raw kasi siya ni Ma'am Audrey pagkagaling nila dun sa party na dinaluhan ni Ma'am Audrey. Ano? Hindi umuwi ang anak ko. Kung ganun, nasaan siya? Saan nagpunta? Dati-rati naman, hindi siya makauwi. Magme-message sa akin. Pero ngayon, hindi nga siya nakauwi. Walang message sa akin.
nitawag sa telepono. Hindi niya ako tinawagan. Nag-aalala na ako sa kanya. Kailangan maipagbigay alam po na sa mga pulis ang hindi pag-uwi ng aking anak dito sa aming bahay. Kayo pala, Ma'am Alicia? Ito na po yung damit? Kumpleto ba ito? Oo naman. Kailan ba hindi kumpleto ito? Na bandera namin. Nung isang araw kasi, may hinahanap pong damit si Ma'am Audrey. Siya nga pala. Ito na pala ang bayad sa serbisyo ninyo. Inabibigay po ni Ma'am para hindi na siya maistorbo pa. Dolor, si Alicia ba yan? Opo, si Aling Alicia po. Papasukin mo siya dito. Mayroon akong sasabihin sa kanya. Magpapasama na lamang ako kay Alicia. Pupunta kaming dalawa sa presinto. Pasok daw kayo. Salamat. Alicia, halika. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa'yo. Pasensya na po kayo, ma'am. Kung ngayon ko lang nadala tong mga damit ninyo. Tinanghali kasi nang gising yung anak ko . Hindi ko naman mabuhat mag-isa hanggang sa may kalsada. Ma'am? Ha? May sinasabi ka ba? Siya nga pala. Pwede bang samahan mo ako ngayon sa presinto? Ha? Sa presinto? Bakit po? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko hanggang ngayon. Gusto kong magpatulong sa mga pulis para hanapin ang aking anak. Sakit ng katawan ko. Miss, buti naman at gising ka na. Ganyan ka ba talaga gumising? Beh, tanghali ng tapat ha. Teka, ngayon ko lang napansin may dugo ang ibaba ng ilong mo. Teka, pati kabilang pisngi pala, magkabilang braso mo. Parang nangingitin. Teka, may masakit ba sa'yo? Masama nga yata niya. Pagkakabagsak mo. Teka, talaga bang nabangga ka kahapon? Ha? Oo nga. Nangingitim ang braso ko. At ang mga kamay ko, ang tumi. Pati pantalon ko, maputi. Ano po talaga nangyari sa'yo? But, yan nga pala. Anong pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan ko? Ha? Ano nga pang pangalan ko? Teka, pati pangalan mo hindi mo alam. Ang ibig mong sabihin, wala kang naaalala? Na-amnesia ka? Totoo kayang naamnesya si Audrey? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika,
Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.